Amen. Praise the Lord at sa oras pong ito, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa na kung saan ang pakikinig po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, beloved brother boy, Kaluya. Amen. Amen. Purihin pong ating pinakamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Pao. At nagpapabot din po ko ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat pa ng mga minamahal po natin mga kapatiran, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maligay-maligay panunod at pakikinig po sa inyo. At gayon din, mga minamahal, nagpapaabot po kong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa lahat pa ng mga beloved children, the Almeida family, at sa lahat ng mga apo at mga manugang ng ating mahal na pastor, maligayang pakikinig at panunood po at magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, ang pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po mami naman, manalangin po muna tayo pang minsan pa maunawa natin ang kanyang mga banal na salita. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po yung humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, pagkakamali, patawarin mo po kami. Minsan pa, mahal na Panginoon, gamitin mo po kami na maging daluyan ng espiritual pagpapala sa gabing ito. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, pahiran mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay upang maging pagpapala at maging makapangyarihan sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga may pangailangan, may mga karamdaman dakilang Diyos, abutin mo po sila sa malang kapamaraanan. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya lima minamal, buksan muna natin ating pambungad na talata, Hebrews 9:27 at mamaya sa Lucas 16:19-23. Dito po sa aklat po ng Hebreo, ang kabanata 9 at ang talata 27. At kung paanong tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Lucas 16:19-24. Dito po sa aklat po ng Lucas chapter 16 verse 19-24. Mayroon nga isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. Sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman, oo. At lumalapit pati ang mga aso at inihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. Sa 23 at sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. 24-25. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot, ngayon ay inaalis siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Amen. Namin naman lang ating pong paksa ay pamamagatan po natin. What does the Bible says happens immediately after death? Ano ang sinasabi ng banal na kaslatan na minamahal na mangyayari pagkatapos na ang tao ay mamatay? Alam niyo mga minamahal, mas credible po ang Biblia, ang salita ng Diyos, mga minamahal, na credible po na dapat paniwalaan kaysa sa mga nagtuturo ng ibang tao, mga minamahal, patungkol sa kamatayan pagkatapos o kamatayan. Anong mangyari pagkatapos ng kamatayan? Dito po sa banal na kaslatan, maminamal, ito po'y tatalakayin natin para po malaman po natin yung mayroon bang kabuluan yung ating pong ginagawang panalangin, ay yung ating tinatawag na indulgence.
yung kapag ganitong All Souls Day, All Saints Day, umuupa tayo ng mananalangin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, mga kapatid na nauna nang yumaos sa atin. Makabuluhan pa ba? Meron pa bang kabuluhan ito? Kaya nga, ang tanong dyan, mami na mahal, halimbawang kukuha ka ng exam. Ha? Kung kukuha ka ng exam, pwede ba, mami na mahal, na kapag pagkatapos ng exam, sasabihin mo sa isang kaibigan mo na ipanalangin mo yung aking exam, ha? Para pumasa ako. Sasabihin mo yan pagkatapos ba ng exam o before exam? Bago ba o pagkatapos? Ibig sabihin, mami na mahal, dapat ito ay bago. Before exam, ay pwede kang humingi ng panalangin sa mga kaibigan mo, mga malalapit mo, mga kamag-anak na pumasa ka, halimbawa kukuha ka ng bar exam. Ipapanalangin mo muna, mami na mahal, bago ka kumuha ng bar exam. Sabihin, before exam ang panalangin. Pero pagkatapos na ng exam, tapos hingi ka ng panalangin, huli na. Huli na pagkatapos ng exam. Ganon din po, mami na mahal, sa tinatawag po, mami na mahal, na panalangin natin sa mga loved ones natin na namatay na. Para tayong tapos na ang exam, tapos tsaka natin sasabihin, ipanalangin mo naman ako na pumasa ako. Dapat manalangin tayo, mami na mahal, bago po ang examination. Ganon, dapat mga minamahal, habang tayo'y nabubuhay, tayo po ay manalangin na tayo po'y maging karapat dapat sa mata ng Diyos, sapagkat mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ano ba ang mangyayari pagkatapos po ng tinatawag na kamatayan? Sinabi ng talatang nabasa natin, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Na itinakda sa taong mamatay at pagkatapos nito ay paghukom. Nabasa natin kanina, mga minamahal, ang dalawang tao, ang mayaman, maminamahal, at si Lazaro. Sinabi ng banal na kasulatan, sila po ay parehong namatay. Yung mayaman na pwedeng magbayad sa mamahaling ospital, pwedeng bumili ng mamahaling gamot. Nasa kanya ang lahat, maminamahal, nasa kanya ang kapasidad na pwede siyang mabuhay sa pamagitan ng ospital at sa pamagitan ng magagaling na gamot o magagaling na doktor, mabibisang mga gamot. Pero ito pong mahirap, ito pong si Lazaro na sabi na pulubi, na ang kanyang pinakagamot ay yung aso na inihimuran ang kanyang mga sugat mula ulo hanggang paa at sa ilipos ng karamdaman. Yun lang ang pinakagamot niya, yung pong aso, mami na mahal, na inihimuran ang kanyang sugat. Makita niyo, mami na mahal, sabi ng banal na kasulatan, it is appointed unto men once to die. Nakatakda sa tao ang mamatay. Kaya nga, kapag ikaw ay itinakda ng mamatay, hindi makakatulong ang ospital, hindi makatulong ang gamot, hindi makatutulong ang mga magagaling na ang mga doktor, kundi mami na mahal, masusunod kung ano po ang kalooban ng Diyos. Sinabi na Ecclesiastes, Kapitulo 8, Talatang 8, walang taong pwedeng pumigil ng kanyang kaluluwa, ng kanyang dila, o walang sinamang taong pwedeng pumigil ng kanyang kamatayan. Ecclesiastes 8, Talatang 8, basahin po natin sandali. Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes, ang kabanatay 8 at ang talatay 8, ganito po ang pagkasabi, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa karawan ng kamatayan at walang dahilan sa pagkipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Amen. Amen. Walang taong pwedeng makapagpigil ng kanyang diwa at walang taong may kapangyarihan pumigil sa kanyang kamatayan. Mga minamahal, kahit pinakamagaling na doktor, pinakamabisang gamot at pinakamagagaling o mahuhusay mga mamahaling ospital. Kaya dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ano po ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Sabi ng Biblia, una-una yung present judgment. It is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, lang nangyari. Sabi ng verse 22, mga minamahal, Lucas 16:22, sabi, at nangyari na namatay ang pulubi, ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing
Sa 23, maminamahal, at sa Hades, in hell, sabi, at sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. Mga minamahal, immediately, sabi ng Biblia, maminamahal, ang pulubing si Lazaro, maminamahal, na nagdurusa habang siya nandito sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, sabi, dinala karakadaka sa sinapupunan ni Abraham, which is heaven. Abraham Boso means heaven, sapagkat si Amang Abraham ngayon ay nasa piling na ng Diyos sa langit. Kaya nga ang Abraham Boso, which means heaven. At ito po, maminamahal, at sabi ng 16:23 ng Lucas, and in hell, he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Mga minamahal, sabi, kapag kamatay naman ng mayaman, karakadaka po ay napunta doon sa impyerno. Kaya yan po ang mangyayari, mga minamahal, pagkatapos po ng kamatayan. Sabi ng banal na aklat sa Psalms 9:17, The wicked shall turn into hell and the nation that forget God. Itong mayaman, maminamahal, hindi po yan napunta sa impyerno dahil siya po'y mayaman. Hindi masama ang pagiging mayaman. Ang kayamanan ay galing sa Diyos. Ha? At ang pulubi, maminamahal, hindi yan napunta sa langit, sa Abraham bosom, dahil siya'y mahirap. Hindi po. Walang access, maminamahal, na kapag mayaman ka, hindi ka pwedeng umakyat sa langit. Ha? At pag mahirap ka, ikaw ay may karapatang mapunta sa langit. Wala pong ganun. Itong mayaman, napunta po yan sa impyerno, maminamahal, sapagkat, mga minamahal ko, siya'y makasalanan. Siya'y masama. Wala siyang pag-ibig sa kapwa. Imagine, maminamahal, mas una niya pang napapakain ang kanyang mga aso kesa doon sa pulubi. Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang pinakadakila at pangunahing utos, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo at buong kaluluwa mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Itong pulubi, maminamahal, hindi man lang niya nabigyan ng pagmamalasakit. Wala siyang pagmamahal sa kapwa. Kaya ito po'y napunta sa impyerno, sapagkat sinabi ng Biblia, the wicked shall turn into hell and the nation that forget God. Ang makasalanan ay pupunta sa impyerno. At dito po sa Biblia, maminamahal, ang mahirap napunta yan sa langit dahil hindi siya, sa kabila ng kanyang abang kalagayan, hindi niya nagawang mangumit ng pagkain sa dulang ng mayaman. Mayroon siyang pagkakataon na mangumit, makapagnakaw ng pagkain sa dulang ng mayaman sapagkat napakarami naman pagkain. Pero dahil sa takot niya sa Diyos, hindi niya magawang mangumit. Mas gusto niya pa na may malaglag na mga munting mumo, mga nalalaglag na mga mumo, maminamal, sa dulang ng mayaman. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nangumit. Talagang hinihintay niyang malaglag ang mga pagkain doon sa dulang ng mayaman sapagkat naroon ang takot niya sa Diyos. Ayaw niyang magkasala. Kaya itong pulubi ay napunta sa langit sapagkat ayaw niyang magkasala sa harapan ng Diyos. Kasi maraming mga pulubi ngayon, maraming mga mahirap ngayon, ginagawa nilang ground yung mahirap sila kaya nagnanakaw sila. Kaya sila, maminamal, gumagawa ng masama. Kaya sila napapasama sa tinatawag na masamang elemento kasi ginagawa nilang access, ginagawa nilang ground yung mahirap sila, nagipit sila, kaya ginawa nila yung bagay na yun. Hindi po yan, maminamal, ang magiging katwiran natin pagdating natin sa harapan ng Diyos na tayo po ay hahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito po makita nyo, maminamal, langit at impyerno lang ang pinuntahan ng tao. Mali po, maminamal, yun pong turo ng ating mga kinagis ng reliyon, mga pari sa panahon natin ay na mayroong purgatorio. Kaya nga, nagbabayad tayo ng indulhensya sapagkat pinangakuan tayo na mayroong purgatorio. At habang nagbabayad ka, habang ikaw ay nagpapadasal sa mga loved ones mo, mapunta sila sa langit unti-unti. Dabang sila'y nasa purgatorio. Wala pong purgatorio, mga minamahal. Langit at impyerno lamang po. At ang impyerno, mga minamahal, ito po'y kulungan. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4, kulungan ng mga anghel na nagkasala sa Diyos at lahat ng mga nakalabag sa kalooban ng Diyos.
sa kanyang mga kampon. Sabi rito, 2 Peter chapter 2 verse 4 at dito sa Mateo 25:46, basahin po natin. Dito po sa 2 Peter chapter 2 verse 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga iyon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay na kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Amen. Amen. Dito po sa Mateo, ang kabanata 25, ang talatay 46. At ang mga ito'y mga paroon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Kaya maminamahal, ganun na lamang po ang pag-iingat ni Lazaro. Na huwag siyang magkasala sa mahal na Panginoon. Sabagat alam niya, mga minamahal, na sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Mga minamahal, meron na kagad present judgment, yung impyerno, pagkamatay ng tao. Ito po, mga minamahal, ang karakadakang mangyayari pagkatapos na mamatay ang tao. Meron po siyang dalawang patutunguhan. At ano po ang impyerno? Maminamal, ano ba ang makikita natin sa impyerno? Ano ang kalikasan ng impyerno? Sinabi ng Biblia, ito'y punong-puno ng uod at ng mga apoy na hindi namamatay. Kaya sabi ng Biblia, kung ang kamay mo ang makapagpapatisod sa'yo, putulin mo. Ha? Mabuti pang pumasok ka sa buhay na iisa ang kamay kaysa may dalawang kamay kang mabulid sa impyerno. Kung ang mata mo ang magiging sanin ng kasalanan mo, dukutin mo. Mabuting mapunta ka sa buhay ng isang mata o walang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid doon sa apoy ng impyerno. Kaya mga minamahal, napaka-seryoso ng Diyos sa kasalanan. Sabi rito sa sa Marcos, basahin po natin. Ito pong Marcos 9:43 hanggang 48. Ano po yung kalikasan ng impyerno? Ano po ang kahantungan na mga taong naroon sa impyerno? Ano ang kalagayan nila pagkatapos ng kamatayan? Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Mark chapter 9 verse 43 up to 48. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. At kung ang paa mo'y makapagpatiso sa iyo, ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok ang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang mabulid sa impyerno. At kung ang mata mo'y makapagpapatiso sa iyo, ay dukutin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. 48, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Amen. Amen. Kaya nga, maminamal, nung nandun na sa impyerno, ito pong si yung mayaman, maminamal, na hindi binanggit ang pangalan. Bakit walang pangalan, maminamal? Ito pong mayamang ito sapagkat hindi nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kaya walang ibinigay na pangalan sa mayaman na napunta sa impyerno. Bakit, mga minamahal, may binanggit na Lazaro na napunta doon sa sinapupunan ni Abraham sapagkat ang pangalan niya ay nakasulat sa aklat ng buhay? Kaya kilala siya ng Diyos, binigyan siya ng pangalan. Dahil darating ang araw, mga minamahal, lahat ng mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, hindi sila kikilalanin ng Diyos. Sasabihin ng Panginoon, magsilayo kayong mga makasalanan, kayong mapagawa ng katampalasanan, sapagkat hindi ko kayo nakikilala. Sabi po ng Mateo 7:22 hanggang 23. Kaya dito po sa banal ang salata, mga minamahal, nung napunta sa impyerno, ito pong mayaman, sabi niya, mga minamahal, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip up his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this place. Amang Abraham, suguin mo si Lazarus, sabi niya, mga minamahal, at idubog sa malamig na tubig ang kanyang daliri at itubog sa aking mga dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ibig sabihin, mga minamahal, doon po sa impyerno, sa ikalawang buhay, mayroon pong senses. Nandun po yung five senses, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal, labasa po natin, itiningin niya ang kanyang mata at nakita niya si Lazaro na nasa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, nakakakita siya. Ha? Siya'y nakakalasa at nakadadama. Sabi, Amang Abraham, sabi niya, itusan mo si Lazaro na itubog ang dila o itubog ang kanyang daliri sa kanyang dila sapagkat naghihirap siya sa alab na yun.
Mga minamahal, nakakalasa at nakakadama. Nararamdaman niyo yung matinding init gaya na nabasa natin sa Marcos Kapitulo 9. Ang uod at ang apoy ay hindi namamatay. Ha? Doon, mga minamahal, ay nakakakita, nakakarinig, sapagkat napapakinggan niya ang sinabi ni Abraham. Sabi niya, anak ko, ha? Nung ikaw ay nasa lupa, ikaw ay nasa kasayahan, ngunit si Lazaro'y nasa kahirapan. Ngunit siya'y inaaliw dito at ikaw naman ngayon ay nasa pagdurusa. Mga minamahal, nagkakarinigan sila. Ang wala lang inilagaala, wala lang tayo makita rito kung nakakaamoy, pero doon sa impyerno tiyak na meron pong pang-amoy ang tao. At ito'y masangsang na amoy. Amoy ng mga bangkay, ng mga tao, mga minamahal, kung ano po ang amoy ng mga taong namatay, yung masangsang, malansa, mabaho, ganun po, mga minamahal, ang impyerno. Talagang hindi mo matitiis yung amoy. Susuka ka, mga minamahal, sa baho at sa lansa, mga minamahal, ng mga patay na naroon sa impyerno. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ang Diyos ay nasasabik na makapiling tayo sa langit, mga minamahal, kaya na napapakinggan natin ang ebanghelyo, napapakinggan natin ang salita ng Diyos, ang impyerno, sabi ng Isaiah 14 verse 9, the hell from beneath is excited for thee to meet thee at thy coming. Pati ang impyerno, sabik na sabik siya. Ngayon, tuwan-tuwa ang impyerno ngayon sapagkat mga minamahal, daan-daang libo ang namamatay sa COVID. Daan-daang libo ang namamatay sa sakit, sa epidemya. Yung iba namamatay, mga minamahal, sa gera, namamatay sa mga kalamidad, sa mga lindol. Kaya nga, kung paano nasasabik ang Diyos na makapiling ang mga taong naglagak ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, sinusundo niya ng anghel. Sabik ang Diyos na makapiling ang mga taong naglagak ng pananampalataya sa Kanya. Kaya sinundo niya ng anghel. Ganon din ang impyerno, mga minamahal, sabik na sabik sa mga tao na walang pananampalataya sa Diyos. Sabik sa mga taong makasalanan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi rito sa Isaiah 14 verse 9, the hell from beneath is excited for thee. Ha? Sabik na sabik ang Diyos, kung mababasa natin yan sa English, the hell from beneath is excited for thee to meet thee at thy coming. Naghihintay na sa sayo. Sabik na sabik ang impyerno, mga minamahal, na ikaw ay kainin niya sa mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Basahin natin itong talatang ito. Dito po sa Isaiah 14, ang talata 9, ang Siyon mula sa iyo ba ay nakikilos sa iyo upang salubuin ka sa iyong pagdating? Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo, sa mga tuwid bagay ang lahat na pinakapangulo sa lupa. Nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng hari sa mga bansa. Amen. Yes. Walang kinikilingan, mga minamahal, walang tinatangi ang impyerno, pati mga hari sa ibabaw ng lupa, mga makapangyariang tao. Sabi ng English, mga minamahal, the hell from beneath is excited for thee to meet thee at thy coming. Sabik na sabik siya sa mga taong hindi naglingkod sa Diyos. Sabik na sabik siya sa mga makasalanan, ayaw manampalataya sa Diyos. Ha? Mga minamahal ko, kaya nga kung gusto mo na ikaw ay makapiling ng ating malapanganon sa langit, habang nabubuhay ka, maglaga ka ng pananampalataya kay Kristo. Sabi ng John 5:24, mga minamahal, kung tayo mananampalataya sa malapanganon, mananampalataya sa kanyang salita, tayo po'y lumipat na mula sa kamatayan hanggang sa kabuhayan. Tayo po'y tagapagmana na ng buhay na walang hanggang, kung manampalataya tayo sa salita ng Diyos at sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Gaya ng sinabi ng John 5:24, basahin natin yung talata. Dito po sa aklat po ng 1, Kapitulo 5, talatang 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggang at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Amen. Kaya nga, mga minamahal, mabasa mo natin sa Biblia, there is no indication that the rich man had to wait to be tormented but immediately. Na, mali po ang tinuturo, mga minamahal, ng mga maraming mga bulaang propeta ngayon, ng mga bulaang pastor, mga bulaang mga ngaral, na kapag ang tao ay namatay, siya'y natutulog lang, walang impyerno. Yan po ay turo ng mga kampo ng demonyo, mga minamahal, para hindi tayo mag-ingat at hindi tayo lumapit sa Diyos. Ha? Mag-ingat kayo sa mga katuruan, mga minamahal,
na pagkatapos mamatay ang tao ay walang impyerno. Yan po yung mga padala ng demonyo para hindi tayo, mga minamahal, lumapit sa Diyos at tayo po ay maglagak ng pananampalataya. Pagkatapos po, mga minamahal na mamatay, wala na po tayong pag-asa. Ha? Wala na po tayong pag-asa. Kung mababasa po natin sa banal na kasulatan, lahat ng panalangin, ha? Lahat ng panalangin, ito pong mayaman, maminamahal, hindi po pinakinggan ng Diyos. Hindi siya pinakinggan, maminamahal, lahat ng kanyang dasal. Sabi, itubog sa malamig na tubig ang daliri ni Lazaro at ilubog sa kanyang dila. Walang pinagbigyan, maminamahal, si Amang Abraham. Hindi siya pinaintulutan sapagkat, mga minamahal, pagdating sa impyerno, wala ng panalangin. Wala ng pag-asa, sabi ng Job 27 verse 8 and 9. Idagdag natin sandali. Job 27 verse 8 and 9. Ano ang pag-asa ng mga taong di banal? Didinggin pa ba ang kanyang dasal? Hindi na po pakikinggan. Dagdagan natin. Dito po sa Job, ang kabanata 27, ang talata 7. 8 at 9. Sapagkat ano ang pag-asa ng di banal? Bagamat siya'y makikinabang sa kanya, pagka kinuha ng Diyos ang kanyang kaluluwa, didingin ba ng Diyos ang kanyang iyak pagka ang kabagabagan ay dumating sa kanya? Amen. Didingin ba? Hindi pinakinggan. Walang pinakinggan, maminamahal, ang si Amang Abraham sa panalangin ng taong makasalanan sapagkat siya po ay wala ng pag-asa. Kaya nga, there is no indication that the rich man had to wait to be tormented but immediately, karakadaka. At pangalawang mangyayari, maminamahal, pagkatapos ng present judgment, ito po yung white throne judgment. Ito po yung final destination. Lahat ng mga namatay sa tubig, sa dagat, mga namatay, maminamahal, sa mga burol, mga natabunan ng mga lupa, ha? At maging ang mga nasa impyerno, yung mga kaluluwa na nasa impyerno, kung saan namatay ang tao, maminamahal, doon babangon siya para humarap sa paghukom. Mabubuuli ang kanyang katawan, body, soul, and spirit. Mga minamahal, kaya yung mga namatay sa tubig, mabubuuli yung kanilang katawan kahit ito po yung naagnas na at kinainan ng isda. Ang mga namatay sa sunog, mga minamahal, mabubuuli sila, magkakaroon uli sila ng katawan upang umarap sa paghukom, upang mga minamahal tignan kung ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At kapag hindi nasulat ang pangalan ay sa aklat ng buhay, sinabi ng Biblia, itatapon sila sa dagat-dagat ng apoy. Revelation 20 verse 12 up to 15, basahin natin mga talata. Dito po sa aklat ng Revelation chapter 20 verse 12 up to 15. Dito sa 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15, at kung ang sino man ay hindi na nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Amen. Ito po, maminamahal, yung pong maghihintay ka pa ng 1,000 taon pagkatapos na si Kristo'y nag-ari ng 1,000 taon sa sanlibutan. Yung dagat-dagatang apoy, yan po ay after the reign of Christ on earth. Pero yung impyerno, ito po'y karakadaka. Immediately, pahihirapan ng tao sa impyerno. At pagkatapos po ng impyerno, lahat ng mga namatay, lahat ng mga nasa impyerno, ang mga katawan ng mga namatay sa dagat, namatay sa apoy, namatay sa sunog, kung saan sila namatay, mga namatay sa bagyo, natabunan sila ng mga burol, sabi ng Biblia, maminamahal, gigisingin uli sila, mabubuli ang kanilang katawan, body, soul, and spirit, at ang sabi, harap sila sa white throne judgment. At ang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Ito ang pangalawang kamatayan. Sabi, and the death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
lahat ng mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Kaya ang tanong, maminamahal, paano masulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Una-una, napakinggan po natin John 5:24, sabi ang sumasampalataya sa salita, ang sumampalataya sa aking pananalita, at sumasampalataya sa akin at sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, lumipat na mula sa kamatayan hanggang sa kabuhayan. Una-una, pananampalataya. Pangalawa'y pagsisisi. Sabi ng banal na kasulatan sa Luka, sa Acts chapter 3 verse 19, kaya nga't kayo magsisi at magsipanumbalik kung magkagayoy upang mapawi ang inyong mga kasalanan, at kung magkagayoy magsidating sa inyo ang kaginawaan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Yan po, unang-una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan nyo tanggapin ang bautismo. Hanapin nyo ang Jesus Miracle Crusade. Magpabautismo po kayo para maisulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay, at ang bautismo sa Espiritu Santo, yan ay matatanggap nyo kung kayo'y naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, tanggapin nyo ang ating pinakamamahal pa ng bilang tagapagligtas, Diyos sa tari ng inyong buhay. Ito po'y tanda ng inyong pananampalataya para masulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay.